This film is our modest contribution to the remaking of our society. We hope that its message conveys the urgency of reform and the priorities of law and order. We pledge to produce movies that will create a better acceptance of values and traditions that make our nation great. Thank you for seeing this film. Ay, siya nga pala. Nakalimutan ko. Sasamahan ko pala ang kuya ko sa pangangahoy. Baka mag-alit sa akin yun. Pero babalik agad ako. Sige, lakad na. Sige, ha? Unti, tingin nga nito. Sige, kuha ka na. Ako rin, unti. O, sige.
Kuya, bakit mo pinutol tong punong mangga? Hindi sa atin yan. Baka magalit ang may-ari. Nasaan ang may-ari? Ay, ha? Wala rito. Baka nasa kanila. Punta natin. Huwag na lang. Tayo na lang umuwi. Na, Kuya. Tama. Babay na taso ko. Ano ba ang pinasabi mo? Wala akong binabalit. Anong wala? Ano? Ano? Jun, baka na yung palakot. Ito, kuya. Ano ba yung pinasabi mo ako mamarilang asit babi mo? Ha? Siguro nga hindi ikaw. Nakamali lang ako. Junior, ano ba yung pinagsasabi ng matandang yun? Totoo po yung pinagsasabi niya. Pinatay mo yung aso at baboy niya. Oh. Totoo nga po yun. Oo, totoo po. Kaya mo eh, baka bumalik po yung matandang niya. Kaya na, kaya na. Kaya na. Hindi ka kaya itimasa ni Kateban? Sa ginawa akong pagpatay sa mga hayop niya? Kung hindi siya natatakot sa palakol ko, di simbigis siya. Diba? Kuya, sila Kuya Paing, oh. Kuya! Kasama si Pablik. Ah, Pablik. O, Peng, ba't napaluwas? Eh, kasi may pabili ng nanay. Oh. Na ipagsasama raw namin ito pagbalik namin sa Maynila. Ayoko nga sa Maynila. Ang gulo-gulo doon. Gusto ko dito sa atin, tahimik. Junior, kailangan sumunod ka sa pabili ni nanay. Magdaramdam sa'yo yun. Kung hindi ka makikinig. Junior, kapag hindi ka sumama sa amin sa Maynila, kami papagalitan nun. Kaya sumama ka na. Sumama ka na nga. Masaya sa Maynila. Di ba nandun ang Kuya Chris mo? Ah, siya nga pala. Kamusta si Chris? Bah, magandang balita. Mukhang magkakatrabaho na siya. Mabuti naman. Ah, Junior, pagdating sa bahay, magbibihis ka na. Sasama ka sa Kuya Peng, ha? Opo, Kuya. Sinabi niyo eh. O, tayo na. Thank you.
Kaya Kuya Chris, ang ginawa ko kay Pedrong kaya po. Umuti ko na mapatulog. Kaya lang, nakailam si nanay eh. Inawat kami. Sayang eh. Tama na, Junior, yung kayabangan mo. Ang sabihin mo, kung hindi ako dumating at inulungan kita, baka ikaw na patulog. Alam mo, sino matapang. Alam mo, Jun, dapat sa'yo, sa susunod na makipagsuntungan ka, kumuha ka muna ng una at makailang tatama yung ulo mo sa simento, loko. Jun, pero ba sinabi na inay na puro kayabangan yun? Ito yun! Loko na naman ko yun! Kulang pa, madaan pa kakain ng sinapa yun! Bigyan mo nga ng biskuit yun. Sige, kain ka na lang. O siya nga pala, Chris, ito yung panggastos mo, ha? Eh, konti naman tipid sana, anak, at nang makaipo naman. Salamat, tay. Laking dagdag to sa sweldo ko. Tapo, may sulat ka. Galing Kalokan. Kalino kaya galing yan? Kay Chris sa Kalokan. Gusto niya timira ako sa kanya sa Kalokan. May trabaho na raw siya, oh. Talagang mabait ang kapatid mong yan. Paano, pupunta ka ba? Siguro. Tayo na, nang madali tayo. Sa inyo. Kung kayo ay may nakatagong pera, kahit may taling tawad, ay ilabas nyo na. Kakailanganin natin para sa piyansa at pang-abogado ni Napoleon. Ipaglalaban natin ang kanyang kaso kahit na tayo gumapang ng hirap. Inay, meron nung kaming nakatagong 400 sa banko. Bibigyan namin sa inyo lahat. May konting alaasa ko, Inay. Isang lana ninyo at makakatulong yung kahit pa paano. Ah, Inay. Ilang mga naipon ko? 20 pesos. Salamat, mga anak. For serious physical injury, Napoleon Agra was meted a sentence of 2 years, 2 months, and 1 day to 6 years, 4 months, and 1 day of imprisonment and was also ordered to indemnify the aggrieved party in the amount of 1,000 pesos with subsidiary imprisonment in case of solvency. For some misconducts he committed in the New Believed prison in Muntinlupa, Rizal, Napoleon Agra was transferred to San Ramon Penal Colony in Zamboanga. Sir, bakit? Maaari bang minumok ko muna? Sakit lang ulo ko. Sige.
aga. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit puro dugo ka? Ha? Gusto ba ang taba ko eh? Dalawa ko sa ospital. Bakit? May sakit ka ba sa baga? Sakot ko na ngayon. Sige na. Sige. Sige. Halika, halika. Ay. Nak, pakiabot mo nga plaka. Humarap ka doon. Idiretso mo ulo mo. Ready na. Oh, bakit hindi ka mahiga? Mukhang hinihingal ka. Eh, kapag ako'y nakahiga, lalo ko hinihingal eh. Kaya huwag ka masyado magkikilos. Makakasama sa'yo yan eh. Sige, baka maulit na naman na yung pagsusuka. Ang sabi ng doktor, malaba daw ang sakit mo. Ah, ganun ba? O sige, mahiga ka na. Eh, baka hingalin na naman ako. O sige ha. Ay, salamat. Nakalusot din. Baka pagpapahinga na ako. Aba, siya nga pala. Sisulat nga pala ako sa nanay. Tama rin. Alam na namin kung ano ang damdamin ng inyo. Eh, sana naman ho eh, magawa ninyo ng paraan ng aking anak na malipad dito sa ospital ninyo. Nasa ganun ho eh, matignan siya ng mahusay. Eh, mahusay rin man ang ospital sa asa naman, hindi po ba? Eh, oo nga, pero basta buti na ho yung narito siya. Nasa ganun eh, madadala ko siya ng madalas at madadala ko ng pagkain at saka mga tutas. Bayanin niyo, Miss Yaga. Titingnan ko nga kung magagawa para matulungan na inyo, anak. Kung meron kang konting naiipon dyan, pera mo muna sa akin. Babayaran ko naman sa'yo pag nagkaroon na ako ng pere. Talagang gusto ko lang madalo ang kuya na po. Eh, sinabi ko naman sa'yo malayo sa remote penal colony, sa Sambuang ka pa yun. Kakagasta ka ng malaki sa pagpunta ron. Sunatan mo na lang. Eh, kahit ba magkano pa eh. Talagang gusto ko lang si madalo. Saka isa pa matutuwa yun pag nakita niya ako. Ano ang pinatatalunan yung dalawa dyan? Eh, ito si Chris Inay. Mahiram ng pera sa akin para pamasahe raw niya papuntang San Ramon. Sabi ko nga sa kanya, magastos pa yun eh. Sulatan na lang niya. Kung meron lang ako naipunin eh, di na ako manghiram sa kanya. Eh, wag na kayong magbangay nga yan tungkol sa bagay na yan. Nilalakad ko na na sina Pulyo ni mabalik-buli dito sa Muntinlupa. Paano yun ay? Eh, meron siyang sakit eh. Ayon sa sulat niya. Anong sakit? Meron siyang TB. Sumusuka siya ng dugo eh. Mahirapan mabuti siguro sa trabaho kaya nagkasakit. Kawawa naman. Yung laking katawang niyang yun, titibin, imposible yun. Mahirap dapol ng sakit si Kuya Napo. Baka nag-artista lang yun. Diba, ate? Hoy, Jun, walang malakas na katawan sa sakit kapag sumasapit na. Ah, ganun ba? Oo, kaya tumigil ka na dyan. Opo. Eh, Inay, yung karamdaman niya sa ulo, hindi ba niya nabanggit sa sulat kung lokalala? Hindi. Hindi naman. Hindi naman niya nabanggit. Make me an instrument for thy peace. For there is hatred, there is love. Poli yan, itong gamot, inumin mo yan. Puti-puti ka na. Ito mamaya, bago ka matulog, uminom ka ng isa. Magpahinga ka na. Salamat ho. Pumila ka ron. Dok, may sasabihin sana ako sa inyo. Ano yun? Kilala niyo si Napoleon Agra? Oo, bakit? Pangalawang kama ko, tinatapon ho yung gamot eh. Ano? Tinatapon sa wastebasket yung gamot.
Hindi iniinom. Sige na. Ano ang dahilan na tinapon mo ang kabote ito sa basurahan? Kasi ho, Doktor, hindi ko ho gusto ang lasa. Mapait ho eh. Duda ako siya, Agra. Sa kulay mong yan, eh wala kang sakit. Nurse, take this man for x-ray. Ay na, Napoleon. Miss Reyes, akin yung kay Abra. Both lungs clear. The heart is normal. Loko rin, ah. Sasakit-sakitan, ah. Pakikita niya. Lolo, Lola. Sandali lang kayong dalawa. Bakit? Oh. Gusto ko kayong makausap. Bago kayo matulog. Ano na naman ho yun? Napapansin ko na kayong dalawang mag-ina ay sobra na sa dating gawin paghanap buhay. Yun isya ating kabina. Eh, baka magkasakit kayo niyan. Tiyang, nag-iipon-ipon lang naman ako para kay Napoleon. Alam niyo naman nakakulong ng tao. Hindi masamang pag-ipon para sa anak. Pero huwag mo namang patalin ang katawan ni Junior sa pagtatrabaho. Lola, hindi mo mahirap magtinda ng sigarilyo eh. Patakbo-takbo lang. Isa ka pa dyan. Pareho lang kayo mag-ina. Nanay, nanay, natok na ako. Patampataan ang katawan ko. Kita niyo na, kita niyo na. Oh, kumain na pala kayo. Oh, pansit at tinapay. Ito, nanay, natutulig na. Oh, lakas-lakas ang bukas. Pansit at tinapay. Pansit at tinapay. Oh. Nakita mo na, pansit at tinapay lang, wala nang kanin. Ay, pati ang sikmura ay sinasakal. Maipo lamang ang pera para kay Napoleon. Si Alfredo, yung nasa kabilang kama mo. Paano mo nalaman? Narinig ko. Ang magsumbong sa kay Dr. Abiso. May bawang ka ba dyan? Anong bawang? Magigisa ka ba? Delisya mo ko. Kailangan ko lang. Sige na. Oo, meron. Taka. Alam ko na iniisip mo. Bistado kte. Hala, higi. Higa. Oh. Ano gusto mo? Ligay ko lahat yan. Oo. Oh. Matindi na yan. Bale. Ah, sige. Pesto, pesto. Padala. Oo. Oh. Tatayata ako eh. Pero mantak. Ay, mag-test ka. Gusto mo yan eh. Pa-edit ka na nga. Tawag ko ng badya. Sir! 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 Bakit? Si Napoleon Agra ho. Ang taas ng lagnat eh. Eh, kawawa naman ho. Baka mamatay na yan eh.
Sandali lang. Tatawag ko sa ospital. Thank you, sir. Babasagin ko ang katawan niya. Nurse, mataas ba ang lagnat ko? Di masyado, 38 lang. Ay, tainamin mo. Apollo Nagraho. Sige, iwan mo yan. Umupo ka. Napoleon Nagra, ayon sa record mo rito, ay mabibilanggo ka ng 2 taon, 4 buwan at 1 araw. Hanggang sa 6 taon, 4 buwan at 1 araw. Ngayon, bago mangyaring ikaw ay maindultuhan sa sintensya mong iyan, ay ibig kong ikaw ay paalalahanan. Kung masusunod mo mga batas na pinairal dito at walang basang gulo, ay maaari ka pang maparol bago dumating ang taning na araw na iyong paglaya. At maaaring matulungan pa kita. Magpapakabuti po ako. Sir, pari ba tulungan ninyo kung may paggamot ng sakit ang ulo ko? Bakit hindi? Napoleon Agra keeps on with his promise to be good. After serving 2 years, he was released on parole. Ay, salamat at nakalaya ka na rin. Halika, dito na sa sakyan natin. Napoleon Agra decided to stay at his hometown in Pila, Laguna until the duration of his parole. Pare, saan ba milagros yung street dito? Ah, doon ho. Salamat. Alin, maaari ko ba magtanong? Ano po yun? Saan ang bahay dito ni Crisostomo Agra o Rafaelito Agra? Ah, yan ang bahay ni Crisostomo. Kabila naman ho kay Rafaelito. Salamat ha. Kabila naman ho. Isipan mo pumunta dito, kuya. Tinapos ko lang ang pagre-report ko sa aking parole officer. O, kumusta ang buhay mo rito? Buti naman. Nakita ng konti. O, tikman mo yan. Kanino ba napitas to? Ah, doon sa tiyo nating mayaman. Kamis, ha? Sige. Mag-asawa na meron nag-aasikaso sa'yo. Mahirap, kuya. Di pa sapat ang kinikita ko para mag-asawa yan. Ha? Nay, si kuya na po. Aga! Kuya! Napoleon! Aga! Kuya, si Mabakel. Sino Mabakel?
Di sino pa ang inay? Puro kakakuhan. Oh, Yaring. Oh, ano karidad? Meron na ba yan? Wala pa nga eh. Mahina kasi ito si Paeng eh. Anong mahina? Kaya na lang overtime ko eh. Bogey yata ito. Ano nga? Ay, si Johnny Nye. Kamusta siya? Ay, naku, ano doon? Naiwan sa Lola Pilar mo. Ay, pasamahin sa akin. Ah, kayo dalawa. Nagsimba na ba? Hindi na kailangan. Wala naman kami kasalanan eh. Oh, Napoleon, ano bang balak mo? Dito tumira kay Chris o sa akin sa Quiapo? Palagay ko na eh, dito na lang kay Chris. Dahil kung ako sa inyo titira, maaaring mabingyan tinga ko sa kadadada ng Lola Pilar. Sana mabuti na eh, dito na ang kuya. May sasama ko siya sa aking trabaho. Kailangan pa sa brokerage namin ng isang pahinante. Teka mo, Nainay. May sinasabi sa akin ito kanina. Oo, ano? Nakairaway kong tawagin ni Ma Barker. Bakit ganoon? Ang dalang kasi, yan mga batang ito. Pag napapalaban ko sa Quiapo, lalong-lalo si Junior, eh ako ang napapasubo, ako lumalaban. Ganun ba? Ah, kaya, ayan, tawag sa akin to rin ng pulis, si Ma Barker. Tama, Nainay. Paano tayo siya, Lube? Yung lansonit ng kuya, labanan natin. Aba, siya nga pa, Tena. Kuya, bakit? Chris, kinalang pa yung tao na katilaw. Dumataas sa likod. Oh, security guard dito yun. Papasok lang. Ba't mo na itanong? Security namin niya sa munti. Kilala niya ako eh. Eh, anong masama nun kung kilala ka niya? Alam niyang parulado ko. Maring bistoy niya ako dito, pati ikaw mapasama. Alam mo, kuya, kahit mapasama ako dito, basta dahil sa'yo, walang kalenta sa akin yun. Hindi, maaari yun. Para may iwasan, mabuti pa hindi na lang ako sasama sa ito bumalik sa pier. Iyanap na lang ako ng ibang trabaho. Ikaw ang bahala. Oh, Chris, ayun na, tapos na. Tara. Makauto sa kalama ko sino. Lalo pa mo. Talagang ganyan niya, kuya. Mayabang talaga yun eh. Tayo na. Para madali tayo. Ha? Chris! Daan muna para makilala mo itong mga karancho ko. Si Tony yung kuya. Kapitbahay natin. Gusto mo siya makilala? Ano ba? Chris, si Johnny, si Morris. Kuya ko, si Napoleon. Uminom kayo. Salamat. Taal ba kayong taga rito sa bagong baryo? Dito sa Calaucan? Hindi, patpat lamang. Tagalago na kami. Eh, kayo naman. Saan kayo si Bol? Ako sa Pampanga, siya sa Batangas. Pero doon ako umuwi sa Marikina, sa Barangka. Eh, mabuti pa kaya sa bahay na tayo. Kainom ng konti. Oo nga naman. Huwag na. Sa ibang araw na lang. Mukhang pagod na pagod kayo magutol sa trabaho eh. Mabuti pa eh. Pahinga na lang kayo. O sige, salamat ha. Isa na kayo. Sorry. Sige, pare. Karakter yung Napoleon, ano? Sa klase, sasama sa lipag. Wadil, pulo ko natin bukas. Para masubok kung talagang karakter nga. Ikaw, Tony, ah. Puro kalokohan na sa isip ninyo, ah. Ay, pare. Ayun, dito tayo uminom. Pero bukas, doon sa amin sa barangka. Huwag kayong mawala ng dalawa, ha? Areglado. Sinabi mo, eh. Uy, Morris, yung palang nga pong nakilala natin kagabi. Bakla pala. Ano mo naman naalaman? Oo, ayun mo. Tignan mo. Naglilinis ang masitera. Ganyan, eh. Dandaan ang pagsasagit na baka marinig kayo. Eh, ano kung marinig nyo? Pare,
Sayang ang karakter. May tipo pa naman. Uy! Anong baklang pinagsasabi mo? Mukhang barumbado nga eh. Ayun o, oh, inambalos yung paso. Nakagat lang yata nan lang kami. Oh, ito naman si Tony. Bakit? Wala bang baklang barumbado? Hindi. Paldar lang yan. Kunyari matapang. Ba, saan pupunta? Eh, saan pa? Di sa tindahan. Bibili ng lipstick. Oh, Lona, ito na yung mga order ni Ka-Enteng. Ikaw nang bahala magdala sa kanila at tuloy, sumili mo na rin, ha? Ah, oo, oo. Lona, sino yung mamang yan? Kasama ko makatingin, ha? Ah, yun ba? Kapatid ni Christian. Yan ang bahay nila o sa kabila. Anong lipstick na pinagsasabi mo? O yan, tignan ninyo. Nakatitig pa sa babayo. Mukhang palikero nga eh. Sorry. Mukhang biglang nabihag mo ang puso niya. Bagay naman kayo eh. Mo, pareho kayo matangkad. Tsaka gwapo-gwapo niya. Ikaw ha, pura kabiro dyan. Tama na yan. Rona, yung mama baka may bibiling sa sandahan. O sige, dyan ka muna. Akong haharap sa kanya. Sige. May bibilhin ka ba? Saka nga nun. Lorna, paano? Alis na ako. Lorna, ano mo siya? Ah, pinsan ko sa Soledad. Soledad Sinapo, kapatid ng kapitbahay ko. Tony! Mukhang mabilis nga sa babae, ah. Pwede natin barkadahin yan, ah. Soledad, huwag mo sana mamasamay na. Talagang gusto ko lamang malaman ang address mo. Gusto ko sana mahadaan mo yan. Mula pa mga galit. Sige na, ibigay mo na. Ano naman sa mano, nakikipagkaibigan lang naman siya. Saka muling, K-2, number 66. O, sige, Lona, alis na ako. Napoleon. Soledad, baka gusto mo tawag kita ng bicycle. Uuwi ka na. Kung pwede sana, eh. O, sige, sandali lang ako. Akala ko nakakatakot yung mukha. Paano naman kasi kung makatitig eh, sobra. Pero, hindi naman pala. Ang charming at simpatiko. May it ba? Malaking lalaki, ano? Uy, Soli, mukha nagkakakras kay bigote. Ano sama naman nun? Pwede mo na ikan. Salamat, Napoleon. Kumunta na ka. Pumasyal ka naman sa amin. Kung gusto mo lang. Kaya mo't mapasyal ako doon. Ah, oh, sige. O, Lorna, pinahala ka na. Sige, insan. Mag-iingat ka. Salamat ulit. Ayos. Ayos, pare. Pausapin natin. Oo. Oh. Sige na. Ha? Napoleon? Hoy! Ha? Nagagantahan ka ba sa pinsan ko? Oo. Siya na ang pinakamaganda nilikha ng Diyos para sa akin. Masama na yan. Napo! Hoy! Mukhang nagayuma ka ng babaeng yun, ah. Oo nga eh. Parang na-inkanto nga yata ako. Ano pa eh? Aba, di, sumta natin. At nang malaman natin kung saan nakatira. Huwag na. Alam ko na address niya. Bilis ah. Ganun naman pala eh. Di pa sila natin mamaya. Tutang may sasakyan ako eh. Siya nga naman. Para buong kamada. Tama. Ayan, Apo. Sugod na.
Huwag na ngayon. Bumalik na lang tayo. Saka na lang. Ano? Anong saka na? Sasayangin mo ang pagkakataon mo. Sige na, umabante ka na. Nakakahiya eh. Oh, pahiya-hiya ka pa. Bubusin na ako na. Pari! Oh, yeah. Di sumilit. Baba na. Puntahan mo na. Siya nga naman. Sige na na po. Sige na nga. Ayan. Sama akong sampo, ha? Yun yun eh. Magandang gabi, Silita. Magandang gabi naman. Halika, sabay lang. Upo ka. Yung mga kasamahan mo, ba't ayaw ko pasukin? Ayaw nila eh. Akala ko yung dito ko talaga sinabi ng papasyal ka dito. Talaga buong pasya ko lang dumatok sa'yo. Kahit na ako maglakad ko lang masasakyan. Torpe pala yung sinapo. Akala ko ba mabilis? Oo. Natapat lamang sa gusto, kaya na-chope. Siya nga pala ako yun. Bakit pa sa sindahan kalina eh, kumakatingin ka parang kakainilo ako? Ah, ganun ba nag-i-itsura ko? Nagmukha pala akong aswang sandaling yan, ano? Pasensya mo na ako, ha? Nakalimot siguro ko sa sarili. Dahil saan? Aba, mukhang magkakaigil yung dalawa. Laging nakangiti yung babae. Dapat, para manalo yung sampu ko. Yun yun eh. Po, umiibig na. Hindi, nagbibiro lang ko yan. Aba, kala ko anak, eh, magpapahuli ka na sa panahon eh. Oh, eh, sino babae? At nasaan siya? Eh, ito naman, oh. Saas ko muling, oh. Oh, pumunta ka mo sa kabila at kaunin mo yung mag-asawa. Dali mo sila din, ha? Okay, Nan. Halay ka dito, anak, at ibinan mo sa akin ang lahat. Ikwento mo sa akin. Okay, eh, ano ba ang kanyang pangalan? Solidad, ho. Maganda ba? Pinakamaganda nila lang, Inay. Naku, aba, magaling. Pero magaganda ang aking mga apo. Kaya lang, Inay, may problema pa ako. Ano yan? Hindi pa ako sinasagot ni sa tatad eh. Oo nga pala, no? Problema yun, ano? Kuya! Kuya, pinakakaong ka ni nanay. Pati ka, ate. Bakit kaya? Oo. Ah, Jun, maupo ko muna, kumain ka. Kuya, kuya, isip pa ako. Dali na lang natin sa sinapa, eh, paano kapag merienda sila. Mabuti pa nga. Patuloy itong matamis sa baho. Tena! Chris, hindi na muna kita mabibigyan ng pera ngayon, anak. Idagdag na natin sa kuya mo para makatulong sa kanyang panliligaw. Ayos lang yun, Nay. Hindi ko naman kailangan ng pera ngayon, eh. Gave mo na sa kuya Nabi ang lahat. Ito, anak. Salamat, Tena. Fred, sinisya ka na. Nay, nakakahiya naman sa inyo. Napoleon, buhay ko man kung kakailanganin mo ay ibibigay ko sa'yo. Ay, akaunting pera lang yan, pinagpagura namin, Junior. Oo. Oh. Salamat, Inay. Nay? Oh. Yeah, please. Eh, alam mo, pinatawag ko kayo dahil ibabalita ko sana sa inyo na mag-aasawa na sana itong kuya mo. Eh, nagkamali pala ko eh. Eh, ngayon lang pala maliligaw ito eh. Hindi. Kabuti na nga, Nay, pinatawag niyo si Paeng. Dahil sa meron sana akong gusto ipakiusap sa kanya. Ano yun? Bakit niya sabi mo sa kanya? Nay, eh, lalakad kami ni Solidad maming gabi. Gusto sana namin kumain sa restaurant. Pwede ba sa Angel sana po? Pwede. No. Sabagay, day off ko ngayon. Pero... Papasok ka. Papasok ako. Papasok. Salamat, salamat. Kapo! Tika na!
dito. Niniyap din ako dyan sa bagong baryo. Eh, naplak naman ako. Eh, ikaw, ba't ka nandito? Dito ko na uwi kay Chris. Ah, ganun ba? Eh, saan ba lakad mo? Sa kamuneng, sa nililigawan ko. Dito ka na sa akin sumakay. Yahatid na kita. Hindi pwede. Wala pa akong trabaho. Hindi ko kaya mag-taxi. Wala yun. Wala kang gastros. Hindi ko ibababa ang metro. Ganun ba? Salamat. Sige. Sandali lang. Ba? Nagbigay pa niya 10 piso tip, ha? Talagang galante yan. Agra yata yan. Akin na yun, Chief. Ako na ang bahala rito. Taxi driver nito. Napo? Hmm? Madalas ka ba dito sa luneta? Paminsan-minsan, pero nag-iisa lamang ako. Nahala ako sa'yo. Oo, totoo yan. Ngayon lamang ako nakapasyal dito na may kasama mong bahay. Talaga? Hmm. Dahil sa... Hmm. Magda. Alam mo si Magda? Hmm. Manamakas na kayo.
Mask na ako. Lala. Nanay? Oo eh, pero inutusan ako. Para magbigay ng pera kay Kuya Napo. Sige, tuloy ka nun. Nandun ang Kuya Napo. Medyo malungkot eh. Sige na, paala ka na ron. Halina eh. Mahirap talaga walang hanap buhay. Kung inutil ka. Inutil? Ano ang ibig mo sabihin yan? Mahirap talaga maghanap buhay, lalo na kung inutil ka. Pero kung malakas ka at buo ang loob mo, walang problema sa pagkita ng pera. Huwag na nga kayo magpaligoy-ligoy pa. Napo, ang ibig sabihin ng dalawang to, hindi problema ang salapi kung marunong kang gumanyan. Yun yun eh. Kuya! 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 Oh, ba't ka na pa siya? Sinari, may padalang pera para sa'yo. Ito. Tago mo na lang yan. Balik mo na lang sa kanya. Bakit? O, ano na po. Kung kaya mo, mahiramin ka namin ng damit. Yun yun eh. Palagay ko, Junior, ang tingin sa akin ng mga ito, eh napakahina ako ng lalaki, no? Bakit, Kuya? Anong gusto nila? Ang ganti kami.
nakakalayo, ha? Opo. Bye, Lada. Diligin yan. Gabing-gabi. Eh, talaga naman sa gabi ko ito dinidiligan, ha? Aba, kung bihira pa lang makaalaman mo, no? Parang babae. Sa gabi rin kung diligin, no? Ito talaga si Pai, napakabasis ng buwan. Umusap ka dyan, nakita mo. Masama sa akin yan, no? Kaya humigil ka na dyan. Ang kuya na po. Kuya? Pai, sakta makos. Kuya, pansin ba yan? Hindi. Pai, supot ito ng pera. Bigay mo sa nanay. Saan galing to? Napulot ko sa daan. Basta bigay mo sa nanay yan. Wala ka na maraming sisa. Saan ka siya ang pera niyan? Ewan ko. Nagalit pa nga sa akin ang tanong ko eh. Ikaw ba si Agra? Ako nga. Bakit ako? Ito ba ang hanapin niyo? Yan ba ang gali sa hold up ng Delpila Transit? Hold up? Para, Richard! Bakit ako? Paing! Hello, kasalanan. Mga pulis! Pagkasin din niyo! Kasalanan! Andi ka na! Paing! Po, bakit dito mo pa ako dinala? E class na class dito. Baka mag-ipit ka sa budget mo. Hindi naman, mahal. Kaya kitang daling kahit sa langit. E bakit doon sa grocery tayo? Panayanglunok mo ng laway. Paano bang ninenervyos ka? Teka muna, saan tayo pupunta ngayon? Saan pa? Di sa langit. Bibili ito eh, sa hotel ito. Ah, ganon. Eh, pairam na lang. Ako na lang magsasauli sa loob. Yeah. Salamat. Ikaw ang kauna-unahan na lagi sa buhay ko na po. Patunayan ko yan, di ba?
ate sa luneta. Kalimutan mo na ba? Nga pala, no? Pare, napasin mo ba yung kasama ko? Mataas na lalaki na may bigote? Oo, oh, nakarumano ko. Ah, saan ang daan? Salamat. Ate ka rin. Mauna ka na sa akin sa Quiapo. Kausapin ko lang si Tony. Alam mo, sila dapat managod sa hold up eh. Hindi si Kuya Paeng. Huwag ka lang pumunta, Chris. Takang pahamak ka. Sa pulis ka na lang magsadya. Hindi maaaring sa pulis. Damay pati ang Kuya Napo. Kaya mauna ka na. Kung nabahala sa sarili ko. Saka, susunod na ako rin. O sige, mag-ingat ka na lang ha. Sige. Tena! Tony? Oh, Chris! Napasal ka. Tony, pakiusap naman sa inyo. Aminin nyo na sa pulis na hindi kasama ko yung pahingos sa pang-hold up nyo. Kawawa naman siya eh. Wala naman sa kasalanan. Naluloko ka na ba? Imposible yung sinasabi mo. Ang ibig mo bang palabasin? Pumunta kami sa presinto at sabihin sa mga pulis, "Oy, mga pulis! Mawalan niyo si Rafael Agra dahil hindi namin siya kasama sa pang-hold up. Kami lang! At saka si Napoleon Agra." Ganun ba ang gusto mo mangyari? Hindi ko akalain, Chris, na makitid pala ang utak mo. Kung ano yung sabihin sa pulis, ako magsasabi. Sandali lang. Ano naman bata eh? Madaling umiinit ang ulo mo? Pare! Ano ito? Sama natin. Sama natin sa jeep. Aling Kara, kailangan ko lang bayad dito sa umaga, no? Maka kasi kubrin sa akin ang pisan ko bukas eh. Oh, Lord, no, sige. Maasahan mo. Salamat po. Tony? Bakit? Ano nangyari kay Chris? Wala! Dasing lang! Sa morgue sa Kulat kasama si Caridad. Bakit ang pumunta ng morgue? Ang kapatid mo lang na si Crisostomo ay natakpon sa isang bakanting lote sa subdivision ng Risa. Patay. Patay. Sino po pumali sa kanya? Iho, hindi ko alam. Lola, naman po kayo.
Iyo, mag-iingat ka sana. Nagbunga na rin ang maling pagkonsinti ng ina sa kanyang mga anak. Yan nga inaasahan ko na maaaring mangyari sa kanyang mga anak. Junior sa labas. Abangan niyo si Napoleon at baka siya dumating, sabihin niyo may mga pulis dito sa loob. Opo, Inay. Tayo na, Junior. Paalam na ho kami, Miss. Paalam na ho. Maraming salamat sa inyo. Sa loob. Mga nakasibilan sila. Gusto ko sana makita si Chris bago malaman siya malibing. Huwag na, kuya. Tiisin mo na. Kung gusto mong nasa laya ka pa. Karin, may alam ka ba kung sino pumatay sa kanya? Ayon kay Lorna, mga kabarkadang raw sila. Si Tony, Janet at Mauricio. Ipag-iiganti kita. Public, pera mo nga ang susi ng taxi mo. Eto. Napo, teka, saan ka pupunta? Bakit pumarada rin? Ha? Teka, hindi ba ikaw si Agra? Namisa ang extra dito? Oo. Ano kailangan mo? Sir, gusto kong ipagbili mo sa akin ang baril mo. Hindi ko maaaring pagbili sa'yo to. Hindi sa akin to. Sa ahensya. Babayaran kita kung magkano man ang gusto mo. Kailangan ko lamang yan. Pasensya ka na, Agra. Talaga hindi ko maaaring pagbili sa'yo ang baril ko. Eh, di bilibid ang abuting ko. Ang mabuti pa, bukas ng umaga, pumunta ka sa gun store. Doon sa Binita Rizal. Thank you.
Lucky ho ba ang barangka? Oh, bagay. Saan ho ang bahay dito ni Johnny Sarasa? Ah, si Johnny yung malapad ang mukha na. Ngunon? Siya nga ho. Ay, stopado si Cas ng Slackhouse na yan. Pero ilang araw nang di mo uwi. Eh, sige ha, diyan ka na ha. Balot mo eh. Balot mo eh. Puro ano? Ang ganda. Ito ang ganda. Bayad ninyo. Talakad na ho ako na makarami naman ang benta. Ama, ba't mo parang ganito kayo? Para sinisigil ko lang ako kayo ah.
si ate. Mia? Caridad? Inay? Walang agrang naiyak. Nalulungkot lang po ako at naaalala ko si Kron. At naaawa naman ako kay Pete. Hindi sana siya namatay. Pinilit ko siyang sumama sa akin. Sa inyo. Kahit ano pang sabihin mo, kapamilya ka na ng agra at walang agrang naiyak. Kaya tigilan mo na yan. Ano po, Lola? Kauhaan ka ng Diyos, boy. Ah, Lola, pansito ang binili ko para pangapunan natin. Masarap yan. Tayo no, kainin natin. Kablik. Oh, bakit na po? Kablik, maaari bang mahirap po ulit taxi mo? Ako na po, pagpasensyaan mo muna ako. Eh, noong unang pinahiram ko sa iyo, napagalitan na ako ng amo ko eh. Sabi niya, pag inulit ko raw yun, alisin niya ako sa trabaho. Teka nga muna, saan ka ba pupunta? Kasi gusto kong hanapin na iba pang taong pumatay kay Chris. Hindi matahimik ang budi ko hanggang di ko sila ipaghihiganti. Sige na naman, oh. Sige na. Sige, pero sasama ako. Hindi lalong maganda. Uli na. Nakita mo ba yung hinahanap mo? Talagang wala. Hindi ko makita eh. Tayo na mo eh. Minamaras tayo na po. Bakit? Sabog ang gasket. Yan, tuluan ng dres. Huwag ka pa siguro, tumawag ka sa opisina. Para ilayin na lang ito. Hindi ko kayang gawin ito. O, sige. Yung carving ko ay tagob sa likod, ha? Baka makita ng pulis. Ha? Sige. Meron ba ako yung telepono? Wala po. Wala po. Ay, pulaman. Hindi ka na. Makalasin. Hindi, tanga lang. Hindi ba naman tanga? Kalapit-lapit na talaga ang mahulo pa? Pare, marami ba kinahuling palaka dyan? Ha? Ano nga yung mama? Tatawa lang pa
Bakit? Ano ang nangyari? Ha? Sira ho eh. Pero tumawag na yung kasama ko sa opisina para hilahin. O sige. Probinsya. Gusto ko sana kasama ka. Gusto mo ba? Sige na. Gusto mo kasama kita eh. Dito, Agra. May dalaw ka. Para sa'yo, anak, kaya huwag ka na mag-alala. Inay, namatay ho at nahilipin si Chris. Hindi man lang kami nagkita. Ang sakit naman. Talagang ganyan ang buhay. Kaya ako, anak, matigas pa sa bato ang kalooban ko. Kabataan ko pa lamang na sa idna ang luha ko. Kaya ngayon, handa na ang kalooban ko kung ano mang kapalaran ang sasapitin ko pa. Si inay naman. Nagda-drama pa. Tama na yan. Hindi drama yun, anak. Talagang totoo yun. Paeng, papahay kaya silang magpaalam ka.
para umuwi ka sandali sa bahay. Ha? Ewan ko, may kahirapan yata yun eh. Sige na o, pilitin mo. Sandali lang. Gusto ko rin eh, pero... Si ate ka rin naman, kung nung nakabulos ka, Chris, hindi pinayagan si Kuya Peng. Ngayon pa kaya? Sobra na yan. Junior, lahat tama na yan. Meron nga pala akong dalang pagkain, oh. Tinapay at saka pansit. O, eto. Kain ka na pa, Eng, oh. O, ayan. Ayan, Lina. Lina, maaari bang makahingin ng ulam para bukas ang tanghali? Aba, oo. Ano ba ang gusto mong ulam? Teka, gusto ko sana yung sinigang na... na lapu-lapu at saka pritong tangginggi. Meron bang ganyang klase istarit sa inyo? Meron, marami. Kaya lang, kailangan umorder tayo kay Lola Bebang para makasigurado. Hayaan mo, pagkatapos ko dito, pupunta na kagad ako doon. Hindi, ako na lang pupunta. Sama bahay nila. Yan lang, malapit. Ayun na. Mahal, ako na lang magsasabi. Oh, sige. Dito ni Lorna. Sino Lorna? Ayon ba Lorna ang pinsalista ni lalako na rin naman? Siya nga, siya nga, siya nga. Samahan niya. Ito. Ha? Salamat, ha? Wala ano man. Kakahawa yata yung mamang yun, ha? Lorna, hindi ko alam na naliligo ko eh. Di ba, okay lang. Kamisong naman ako eh. Ano ba kailangan ko sa Lola? Wala siya rito eh, nasa Pandawan. Eh, kasi magbibili sana ako ng tangginggay tsaka lapu-lapu sa kanya para bukas ang umaga. Parang bahala doon. Salamat ha. Napo, kaya dyan mo nga yung tuwala ko. Salamat. Alis na ako. Sige na ako. Soli, yung asawa mo nandun. Parang may malalim na iniisip. Eh, marami na sigurong problema sa opisina niya na eh. Kaya hanggang dito dala-dala niya. Ah, ganun ba? Sandali ho. Tatanungin ko kung gusto niya mag-cafe. Napo, gusto mo ba ng cafe? Ayoko. Mamaya na lang. Pwede ba?
po. Ikaw ba itong Mad Killer na sinasabi sa diary na pinaghahanap? Ako nga yan. Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Wala naman. Naitatanong ko lang. Hindi ba inamin ko na sa iyo patayang yan? Oo nga, inamin mo na. Pero may babae kang... Hindi ko alam na may babae. Akala ko puro lalaki sila eh. Soli. Akin na nga ito. Soli, nakahanda na ang merienda ni Napo. Opo, nandiyan na. Napo? Sige na. Lorna, gising na nga. Bakit, Lola? Anong oras na ba? Nilalagnat ako ining eh. Maaari ba ikaw na ang pumunta sa Pandawan para kumuha ng isda? At tuloy mayroon yun sa mga tuki natin. Ang Lola naman, naantok pa ako eh. Kala ko ba naman magbabakasyon ako dito? Yung pala, magtitindala ng isda. Kung masama ang loob mo, hindi na bali. Ako na lang. Pagpatuloy mo na ang pagtulog mo. Ang Lola naman, hindi na mabiro. Hayaan mo pag-bibis na ako. Tsaka pala, Lola, ano pang pangalang babae ang kinukulan mo ng isda? Si Aling Justina. Ah, kilala ko na. O sige, Lola, pagpanaag na ako.
tungkol yun. Pagalingin niyo po sana siya sa kanyang mapanganib na karamdaman. Kung nagkasala man siyang pumatay ng kanyang kapwa, yun po ay kadahilanan lamang sa kanyang sakit. Merienda ka. Dali na lang to. Tatapusin mo lang. O sige, bahala ka. Pablik, ito yung kaibigan mo. Pablik. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Teka nga muna na po. Bakit tinutusan lang kitang tumawag sa opisina, hindi mo na ako binaligan? At ngayon ka lang sumipot. Ano bang nangyari? Pasensya ka na, Pablik. Nasabi ito sa kaibigan ko eh. Ah, siya nga pala. Ang carbine ko nasaan? Anong carbine? Ba, hindi ko alam yan. Ba, Pablik, huwag mo kong biruin. Aba, hindi ako nagbibiro. O, ito sinapin din ang mga biro. Nasa itaas, tinabi ko. O, ano ba natin? Gusto ko sanang pumunta ng Batangas eh. O, saan ka sasakay? Dito sana sa taxi mo eh. Nari ba? Ay, kung kailangan ba, edi sige. Pero kailangan pumunta tayo sa opisina para makakuha ng trip ticket. Di kumuha tayo. O sige, sandali, ipitan ko lang to. Yan na ang baryo Bulian. Tayo na. Ang layo na natin. Mabuti pa magtatang-tang tayo. Oo. Oo. Oh, yun, oh. Pare. Pare, yun pa magtanong? Oo, ano yun? Saan ang bahay dito ni Tony Pagsisihan? Tony Pagsisihan. Taka saan daw siya? Barrio Buliano. Buliano nga ito. Ah, kilala ko na. Baka ang tinutukoy niyong tao ay yun si Tonyong bullshit kung tawagin dito sa amin. Mataas na lalaki. Medyo mustisuhin. Siya nga ho yun. Ay, malapit lamang dito ang bahay noon. Nandyan lamang sa unang bahay na maratnan ninyo sa kaliwa. Na may koprasan. Ano, Tony? Busy ka ba? Wala naman. Naayos ko lang. Talagang panatag na ang kalooban ko dito sa lugar mo.
Eh, kaya dito kita dinala eh. At malayo pa tayo sa huli. Johnny, ano na kaya ang balita ron sa utol ni Napo? Eh, ano pa mangyayari doon? Dituloy ang sabit niya. Kawawa naman, ano? Walang kakasakasalanan eh, nasabit pa. Talagang ganyan kapag minamalas. Tingnan mo si Chris. O, ikaw naman kasi, pinaigol mo ng gusto. Napalakas pare. Hindi ko sinasadya. Eh, sinapo kaya? Ano kaya iniisip nun? Eh, ano pa? Di inaanting tayo ngayon. Sige pare, doon muna ako. Anin ko yan? Kapag may tumulong sa kanila, barilin mo. Sisipag pa mga bata, para lalong lumaki ang kita ninyo. Tuesday, February 18, 1969, at the intersection of Long Lan and Governor Forbes Street, Agra went on a shooting rampage. He kills without provocation Sergeant Rafael Santiago, 30, of the Metrocom, and Patrolman Pablo Ignacio, 40, of the Quezon City Police. Both of them were shot in the head. Also wounded in the left shoulder is Sergeant Sopronio Aquino, 27, of the Metrocom. Napoleon Agra is now considered one of the 10 most wanted men in the Philippines. Bakit?
Bakit na po? Bakit mo ka ang galit? Apo, anong gagawin mo sa akin? Apo, kaibigan mo ko! Apo! Anong gagawin? Apo! Huwag ako, apo! 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 Sayo! Ano po? Apo! Apo! Anong gagawin mo sa akin, apo? Huwag ako! Hindi ka tayongin! Ano ka ba? Masakay! Masakay! Apo! Anong gagawin mo sa akin? Magkaibigan tayo! Apo! Uyari ka! Mawa ka sa akin! Hindi ka napapatayin! Magkaman! Kamanigot! Ano ba ang sakit? Hindi! Huwag ka mahinig! Huwag ka matakot, pati. Malinaw ang aking pag-iisip. Parang kapatid ang tunay ko sa'yo. Ginawa kitang saktan para mailigtas kita sa pag-uusig ng batas. Akala ko papatayin mo ko. Hindi ko magagawang patayin kita. Susurrender ka sa pulis. Isumbong mo sa kanila na hinuwaan at dinarin kita. At sabihin mo rin sa may rotonda ng UP ako bumaba. Naintindihan mo? Oo. Sa pag-sumurrender ako, check na padidiscard niya sa akin ang mukha mo. Anong gagawin ko? Hindi mo lamang ako didiscard. Pati tunay kong pangalan sabihin mo. At ibunyag mo na rin na ako ang mad killer na kalaban. Sige. Gawin mo ang lahat ang biling ko. Saka na lamang tayo makikita. Kung okay, buhay pa. Sige na, Pabli. Tumakad ka na. Dito na lamang ako. Sabi sa'yo, John, habang ako'y nabubuhay, hindi ako makatitis na hindi ko kayo makita ni Inay. Eh, siya nga pala. Bakit kailangan mo ng bala? Mamamaril ka ba ng ibon? Ha? Oo, ibon. Mamamaril ako. Ah, yung damit mo. Bakit nakalagay lang siya sa bayong? Kasi yung malayta ko eh, nanakaw eh. Nawala. Eh, di bumili ka ng bago. Eh, pera naman yung sinanay eh. Ang pangit-pangit yan. Kaya mo, bibili tayo ng bago. Kuya, kaya si Mabati, oh. May ganun pera para na iyo. Oh, eto anak, mag-ingat ka sana, ha? Salamat, Inay. John, pakabait ka sana, ha? Nay, tinabuo ko naman. Salamat mo, Maria. Genesia, nakita ko si Napoleon. Yan ang labas ng anak sa sobrang pagmamahal ng isang ina. Kriminalyo. Lalo siyang kabag-habag. Parang mailap na hayop sa gubat. Nagtatago kapag nakakita ng tao. Ako ang kanyang ina. At ina lamang ang maaaring magmahal sa anak. Hindi ko may aasa na ibang tao pa.
ang tumulong at pagmahal sa kanya. Palibhas at tumanda kayong dalaga at hindi niyo naranasan magkaroon ng anak. Kaya ganyan kayo kasakit magsalita. Siya pinag, kung dahil sa pagmamahal ko, siya'y nabulid sa kasamaan. Diyos na ang bahala magpatawad sa akin. Inay, totoo bang kriminal si Kuya? Sinunod mo ba bilin ko? Wala ka bang ibang pinagdadadaldal doon? Wala. Yun lang inutos mo. Yun lang ang sinabi ko. Bakit ngayon ko lang umuwi? Paano naman, Napo? Ang haba-haba ng investigasyon. Eto nga, pinagamot pa nila ako eh. Ah, ganun ba? Maaari bang tumigil muna ako dito sa inyo para samantala? Bah, oo. Bakit hindi? Yun lang. Tara si Taas. Pali, ay ka na. Aling Linda, ang dali nyo. Mapabling, dyari ho nyo. Ah, salamat. Ah, boy. Pakibili mo nga ako ng dalawang comics para kay Aling Piling mo. Aha. Idaan mo na lang pag-uwi mo mamaya. Ah. Oh, bakit ka bumalik? Ay, may pakikita lang ako kay Napo. Apo, nasa dyaryo na tayo. Tingnan mo. Kawawa naman yung dalawa. Teka nga muna, Napo. Bakit po sila binarili, hindi naman sila kumikibo? Hindi ko nga alam kung bakit po sila binarili. Blackout ang isip ko noon. Alam mo, Pabling, kapag sumusumpong ang sakit ng ulo ko, para bagang may kapangyarihan na nag-uutos sa akin. Sige, patayin mo sila. Patayin mo sila. Wala naman akong magawa. Sumusunod ako. Hindi ko mapigil ang aking sarili. Pumapatay naman ako. Eh, bakit ka naman nagkagano? Nagmula ito. Nang maaksidente ang aking ulo. Sa pagtitraining ko sa army. Happening? Pera nga ng gunting mo? Oo, oh, sandali lang. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ko gagamitin ang gunting sa'yo. Kiklipings ko lamang ang istorya natin. Hindi naman ako natatakot sa'yo eh. Alam ko namang hindi mo ako ano yun. Siya nga pala na po. Hindi ka ba nag-aalala na madali kang matutuntun ng mega pangyarihan dito sa aking bahay? Hindi naman. Malibang kung isusuplong mo ko. Yan ang hindi ko magagawa sa'yo. Tapat mo akong kaibigan. Salamat naman. Eh, Pabling, pakiusap lang. Mali ba yung delensya mo ko ng bala ng carbine at ng katig? Bala? Oo. Sige, iahanap kita. Ito pang bayad daw. Napo? Ito yung guting na hiningi mo. Ah, Napo, bahala ka na rito, ha? Sige, Pini, lalakad na ako, tanghalin eh. Sarento, si Napoleon Agrao ay mapanganin. Meron siyang carbine at FDA sa border. Ang kami nang bahala dyan, ang carbine at ang revolver niya ay may katapat sa amin. Hindi ho ganun ang gusto kong mangyari. Ang gusto ko, madagip siya ng buhay. Magkaibigan ho kami nun eh. Wala na namang oras. Ang gusto mong huli namin siya. Sana ho, yung oras ng uwi ko galing sa trabaho, mga alas 8, para hindi siya maginala. Eh, binigyan pa nga niya ako ng pera para pambili ng bala.
Bala. Magandang ideya. Yan ang idadailan mo kay Napoleon. Para malapitan namin siya. At makakuli ng buhay. Padre Paz, kasama ka ng mga tauhan. At sa'yo ko na iasa niya. O, sir. Piling, bakit wala pa si Pabling? Talaga bang ginagabi siya kumuwi? Kuminsan, pag nag-overtime siya. Ali Piling! Oh, boy! Eh, ito yung comics na pinibili ni mong Pabling para sa inyo. Thank you. Pasensya na ako kayo. Ginabi ako eh. Boy, sandali. Ha? Tigan, bari bang pakibili mo ko siyang buting gin sa labas? Gin? Oo. Eh, pulutan ho. Ano ba meron dyan? Ah, si Charon, Mani, iniho na po sir. Mani na lang. Ali Piling, kapatid niyo ba siya? Hindi. Ang pare lang ni Pabling. Ah, kasi magkamukha kayo eh. Pabling! Nandoon na ako, Mr. Ali Piling. Yeah. Sandali lang, oh. Oh, sige. Piling, sina po? Hindi sa taas. Sino yung mga taong sa iyo? Please. Hindi ba? Silang binilan ko ng bala. Eto, lima pool naman yan. Kunin mo. Bago yan. Eh, bakit sinamang ko sila rito? Gusto ko raw nilang makilala. Magtatatag sila ng Oksugang dito sa Quezon City. Eh, ano kung sila yung magtatatag? Eh, bakit gusto pa nila akong makilala? Baka raw gusto mo sumapay. Malagay ko na po. Magaling para sa iyong sumama sa kanila. Pare, hindi kayo makalataya. Basta't makiramdam lang kayo mabuti. Pakakyatin ko ba sila? Para magkausap kayo? O ano na po? Payag ka? Bahala ka. Pare, payag na si Napoleon. Kailangan natin tulong dyan. Ah. Ali! Ayaw ko sa video! Pinig, dyan ka muna. Huwag ka lalabas dyan. Baka tamahan ka ng bala. Sunduin ko lang na rin. Bakit pa? Baka sakaling mainit niyo, sumuko si Napo. Wala ba yan? Wala rito. Boy, ikaw na ba yan? Boy, ano yung putukan sa labas? Boy, bakit hindi ka sumasagot? Boy? Oh, ninyo, ninyo! Saan ba nang galing yung putukan kanina? Ah, diyan, kay Pabling. Alam mo, boy, yung palang tao nakatira kay Pabling, yung palang si Napoleon Agra. Yung mad killer ng kalawakan? Yun. Nahabol siya ng mga polis. O, sige boy, ah. Langan lang ako. Salamat, to. Ako, ang lola ko. Ito. Hanggang dito lang ang gagawin mo, ah. Pero gawa mo akong 7 kopya. Kailangan ko mamaya, no? Sir. Sarge! Kumusta lakad ninyo? Hindi namin naman si Arte. Nalaban, eh. May tao pa nga si Patrolman Santos. Palagi ko, di ba nakakla yun, eh. May tama, eh. Ano ba? Sige, mamaya na yan. Sumangkot sa akin.
Boy. Halika nga. Ano ka ba? Ayaw kang magsalita. Boy? Boy? Ano pa nangyayari sa iyo? Ba't ayaw kang magsalita? Anong problema? Ha? Hindi ikaw si Boy ko. Mama, ano ang kailangan ninyo? Ina, nakiinom po lamang ako. Maraming po salamat. Diyan na po kayo. Boy, ay, sino yung mamang nanggaling dito kanina? Tila siyang hinahabol ng mga pulis. Oh, galing dito? Oo, kaalis lamang. Eh, mabuti lola, hindi kayo pinatay. Eh, bakit naman? Eh, mad killer yun. Yung tao sinasabi ninyo. Ha, ganun ba? Lola, pasok na kayo. Aalis muna ako sandali. Eh, saan ka pupunta? Boy! Alin Junisha? Alin Junisha? Oh! Oh, Pabling, bakit? Eh, si Napo po, nakikipagbarilan sa mga polis. Ha? Saan? Doon po sa amin sa Quezon City. Puntahan natin, samahan mo ko. Lord, sama ko. Saan direksyon napunta si Agra? Dito lang siya. Pendelon. Taong dumaan dito? Hindi ko alam. Karating ko lang eh. Sige! Uwi na! Dito tayo!
ka lumuluha? Di ba walang agrang umiyak? Ang luhang nakikita mo ay luha ng pagsisisi. Ako ang dahilan ng kahabag-habag ng anyo ngayon. Kung hindi ko marahil, kinunsinti ang hilig niya sa kasamaan. Hindi niya sana sinapit ang kanyang maagang kamatayan. Kayo po ba? Pinabili po niya ito sa akin. Napoleon Acca died in Ermin Garcia Street, Cubao, Quezon City on February 19, 1969, 3 years before martial law. His downfall was the handiwork of combined elements of the Metrocom and the Quezon City Police Force. He died not because his personal friends failed him. His death was a logical conclusion of his violent career. 27 murder cases are attributed to Napoleon Acca. Whether he was a psychiatric case or a man whose hunger for vengeance distorted his sense of justice is open to question. What is known is that Napoleon Acca was a black mark in the history of Caloocan. His reign of terror excelled that of another notorious Cavite outlaw, Nardong Putik. The lives of men like Napoleon Acca and Nardong Putik are a testimony to the senselessness of crime and violence. They tell us that there is neither glory nor profit in lawlessness, and that law always triumphs over evil elements. But crime does not pay. It is worthy to remember that their careers flourish under the old, perverted society. In a large sense, Napoleon Acca was a victim of the benighted world before martial law. The advent of the new order will make his breed obsolete.